Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 9 to 15, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, Aquarius, let's see. September 9 to 15, your overall energy is the Nine of Pentacles. Wow, ang ganda ng career path ninyo. Oo, merong stability ng finances ninyo. Nakukuha nyo kung ano yung needs ninyo, mga pangangailangan ninyo, sobra pa. No? So, some of you are also becoming more independent. So, maaring iba sa inyo, bumukod na sa poder ng inyong mga magulang. Mas nagiging ano kayo ngayon, focused on your financial freedom. Mm-hmm. Let's see your possible challenge, the Two of Pentacles. Okay, so part nitong pag-generate nyo ng mas maraming income, stability in your finances, andyan yung masyado kayong maraming ginagawa. Maaring medyo talagang busy, no? Kaliwat kanan yung inaasikaso nyo, kaliwat kanan yung tinatrabaho ninyo. So, maaring doon pumasok yung challenge na may mga ma-miss out kayo or may mga hindi kayo maayos na gawin dahil maraming tumatakbo sa inyong isip. Like, marami kayong kailangan asikasuhin. So, ito yung time na kailangan ma-manage nyo ang inyong oras, panahon sa mga bagay na importante talaga sa inyo. So, learn how to, you know, delegate na, ito muna, ito yung urgent, ito yung important, no? Yung prioritize yung mga kailangan mong bigyan ng attention. Oo, kasi minsan, 'di ba, parang we want to multitask, pero sa dami nung pinagsasabay-sabay natin na gawin, meron diyan na makakaligtaan natin. Like for example, nagluluto ka, naglalaba ka, nag-aalaga ka pa ng bata. And then biglang may gumulo lang yan sa pinagsasabay-sabay mo. Tapos biglang unexpected eh, dumating yung parcel mo. Di kinuha mo yung parcel mo, tapos na-excite ka, nawala ka na sa ano, sa concentration. Nakalimutan mo may niluluto ka pala, may piniprito ka pala, nasunog na or may inaalaga ang kambata. Alam mo yon. So, manage only the things that you can do. No? Or piliin mo lang kung ano yung kaya mong ayusin. Oo. Pagsabay-sabayin. Okay, your opportunity is the Five of Pentacles. As an opportunity, maaring you are about to overcome a financial crisis or kung ikaw ay nagkasakit in the past, ito ay papunta ka na doon sa healing process or recovery. Mm-mm. Some of you, sa recovery to sa struggle nyo sa finances. Yung iba naman, pwedeng nagkaroon ng issue with someone pagdating sa pera. Meron ka inaasahan na hindi mo nakuha. So, yung iba sa inyo, may opportunity kayo na magawa nyo ng paraan ngayon. Merong taong tutulong sa inyo. Don't worry. So, your blessing is the Nine of Wands. Okay, Aquarius, you've been doing a lot of things, pero kaya mong i-handle. Mm-mm. Siyempre, don't forget, huwag niyo kalimutan na alagaan yung sarili ninyo. Oo, okay lang kung meron ano eh, someone special dyan na mag-aalaga sa inyo. But for those who are strong and independent, you know, minsan akala natin, ano tayo, ang tawag doon? Minsan akala natin we are invincible, na parang hindi tayo masasaktan or magkakasakit or alam mo yun. So, but, you know, sometimes, tinuturuan tayo ni God ng universe na, minsan kailangan mo rin magpahinga. Okay? At, you know, give some time for yourself to recover. Okay. You have the Six of Swords, the Ten of Pentacles when it comes to your money, career, finances. Some of you may paglipat ng trabaho. Oo, pwedeng
aalis kayo sa previous job ninyo para i-pursue ang isang mas magandang trabaho or opportunity, career or business. Maari rin iba sa inyo, I see someone na ano, may kailangan asikasuhin pagdating sa pera or mana sa family. Oo, or parang maaring, say for example, meron kang mga ari-arian, no, property sa probinsya. Pero nasa city ka, nasa Manila area ka. So kailangan maaring pupunta ka doon sa probinsya para personal mong asikasuhin yung dapat mong asikasuhin pagdating sa properties or anything na family business or family matters when it comes to finances. So, sa the Two of Swords, merong kong decision making na gagawin. Mm-mm. Possible ito na you are looking for, meron kang mga hinahanap na career path or trabaho or source of income na kaya na niyang tapatan yung income mo galing sa multiple sources of income. You get what I mean? Na parang pag pinagsama-sama yon, katumbas nun, or more than that, yung kikitain mo. Diba? Sa example, may trabaho ka ngayon, tapos may business ka on the side. Pero naghahanap ka or maaring meron ka makikita na work, career, or business na magbibigay sa'yo ng mas sobra pa dun sa kinikita mo dun sa dalawang source of income na yon. Okay? So, I feel like yung iba sa inyo makikita nyo yan. You just need to make a decision at maglalakas loob kayo na subukan yun. Parang there's no turning back eh. Na talagang, okay, sige, all out mo. Parang ganun. Let's see your love life. The Three of Pentacles, the Death card, and the Four of Swords. Okay. So some of you are recovering from a loss of a loved one. So pwedeng loss of a loved one, physically, no? Merong kang mahal sa buhay na namayapa na recently. And now you are really trying to get back on your feet. Mas parang dinidistract mo rin sarili mo na gusto mo mas maging productive para mabilis makarecover. But yung iba naman sa inyo, this can be a relationship na sa tingin mo matagal ka nang umaasa na babalik pero hindi naman na pala. So ngayon maaring meron ka ng pagtanggap, no? You finally accepted na, you know, it's a new life for you na kailangan mo nang harapin yung bagong kabanata ng buhay mo. And I feel like there's a lot of promising opportunities for you na may makilala kang bagong person sa buhay mo na it doesn't mean na papasok ka agad sa relationship. It just means na maaring you will have valuable or meaningful relationships or friendships with others. You have the sixth house, so isa rin yan sa bibigyan mo ng attention, yung iyong kalusugan. Mm-mm. Yan, no? Achieve Capricorn energy. So, meron kang mas marami kang ma-achieve ngayong week na to, moving forward, lalo na alam mo kung ano yung gusto mong tahakin. Seventh house relationship. Main concern nyo rin talaga ang relationship ngayong week na to, Aquarius. Maaring, yun nga, you're trying to move on from a past relationship. And ngayon, mas nag-focus ka sa iyong well-being. You're practicing self-love, self-care. Mas nagiging mindful ka sa iyong activities, sa iyong kinakain. Oo. So, you are really balancing your energies dahil gusto mo mas mabilis na makarecover. You have bird cage, codependency. Ayan na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na you feel like you want to free yourself from this situation na parang gusto mo na talaga makamove on. Actually, it's a choice. Okay? Minsan kasi, nasa sa atin na lang talaga. Parang we really need to make that decision na umalis sa situation na yan. Okay? Yes. Healing talaga. You're trying to fix things. I feel like, merong situation or tao sa buhay nyo na nilimitahan kayo sa mga potentials ninyo. Na
minsan parang feeling nyo hindi nyo nakilala yung sarili nyo kasi hindi na kayo naniniwala na kaya nyo gawin yun dahil sa limitasyon na naibigay sa inyo. But I feel like now, you are freeing yourself, you are healing yourself. Yes, mas nagiging strategic ka sa yung mga strategy, sa yung mga next move na gagawin. Let's see your final message. Focus, oh, 'di ba? Aquarius. If you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Mm. Focus on what you do want instead. Yes, you're going to focus sa mga bagay na gusto mo, hindi dun sa ayaw mo, 'di ba? Okay, para yun yung ma-manifest mo. So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.